Good morning! Try natin ulit! Good morning! Happy Wednesday! Happy Wednesday mga ka-Lifepointers! Ayan, gising na po ba tayo? Holiday kasi ngayon dito sa Ilocos Sur. Kaya medyo siguro yung mga iba sa inyo, tulog pa, yung mga iba, babalikan na lang itong video na to. Ayan, part 2 ng ating video kasi medyo parang hindi siya nag-live kanina kasi medyo wala pong kuryente dito sa Vigan. Wala pong kuryente dito sa Ilocos Sur kaninang 6. 6 to 7 lang naman. Kaya, praise the Lord, 6 to 7 lang. Pero, ayan po, kaya, good morning sa ating lahat. This is once again your life coach, Grelen Arzadon. Asawa po ni Pastor Romel Arzadon. And we are your life coaches dito sa Lifepoint Cares Ministries na nandito po ulit to share an encouragement from the Word of God today. Ayan. So, ang question ko today is, na-try nyo na ba na parang ano, naakusahan or nasabihan, naging victim ba kayo ng false na witness? Naging victim ba kayo ng mga sinasabi pero hindi naman totoo? May mga experience ba kayo na pinagkwentuhan kayo, kwinento kayo sa iba, pero hindi naman totoo? Have you experienced that? May naka-experience na ba sa inyo? Or baka naman kabaliktaran? Have you experienced naman yung ikaw naman yung nagkikwento pero hindi mo pa alam, hindi mo alam yung the whole facts, the whole scenario, the whole situation. Pero pinagkukwento mo na sa iba. Now, meron kasi sinasabi ang Bible. Our series is How to be Wiser this 2022. Again, today is November 16. Kalay niyo, ang bilis ng araw. 1.5 months na lang. Matatapos na ang 2022. At ang pinag-uusapan natin tuwing tayo po ay magkasama sa ating Our Daily Life Points is how to be wiser this 2022. So again, it's time, ladies and gentlemen, mga ka-Life Pointers, mga kaibigan namin, mga kapuso, kamag-anak, let us assess our life. Let us assess our hearts. Let us assess ourselves. Kung nagiging wiser na ba tayo this 2022? Gaano na tayo ka-wise? Are we gaining knowledge? Do we have understanding of things around us? Do we have knowledge in the Word of God? And are we applying them already? Because that is wisdom. Wisdom is the application of the knowledge we are learning and having understanding of our situations. That is wisdom. At paano po natin makukuha yung wisdom na yan? It's only through the Word of God. By gaining knowledge about God's Word. Ano ba yung will mo, Lord? Bakit nangyayari ito sa akin? Ano ba yung kagustuhan mo, Lord? Ano ba yung leading mo, Lord? Ano ba yung purpose mo sa buhay ko, Lord? That's why today, meron na naman po tayong bubuksan. Yung question ko nga sa inyo, na-experience nyo na ba yung pinag-uusapan kayo? Kinikwento ka, minamarites ka, pero hindi naman yun yung totoo talagang nangyari. O hindi naman yun yung truth about you. Now, in life, parang ano eh, parang nagiging parte na to ng buhay ng bawat isa, no? Na there are really times when people talk about us. People talk about you. But the tendency is, medyo kulang, o medyo sobra. At ang masakit, kuminsan, is pinagkukwentuhan ka, kinikwento ka sa iba, pero according to their perception and according to their knowledge, according sa tingin nila at hindi dun sa facts about you. Now, what is God's wisdom with this? Anong gagawin natin? Tignan natin, ha? Doon tayo ngayon, dito tayo ngayon sa Proverbs chapter 19, verses 5
2:9. Ayan, babasahin ko po. Proverbs 19:5-9. Sabi niya sa verse 5, a false witness, someone who is nagkakalat ng mga kwento na hindi naman totoo, false witness will not go unpunished, and he who tells lies will not escape. Verse 6, many will seek the favor of a generous man, and every man is a friend to him who gives gift. Parang ganyan talaga sa buhay eh, no? Parang ang tao, hinahanap mo, sino ba yung pwede kong mahutkutan? Sino ba yung pwede kong makuhanan? Sino ba yung parang, alam mo, kaya nga parang sabi talaga sa Proverbs, ang daming kaibigan itong mga mayayaman. Why? Because they give gifts. So, ang basihan ba ng friendship nyo, gifts? Ang basihan ba ng friendship nyo is by nakukuha ka sa kanya, out of him? No, paano pag wala na siyang maibigay sa'yo? Are you still friends? Verse 7, all the brothers of a poor man hate him. Kakalungkot. Poor man lacks friends. O, tignan nyo. How much more do his friends abandon him? He pursues them with words, but they are gone. Itong mga poor, naghahanap ng kaibigan, pero parang walang mga kaibigan. Dahil walang-wala sila, kayang-kayang iwanan sila, which is a reality of life na nakakalungkot. Na porket walang-wala ka, parang wala ka na rin ano, wala na rin mga, you know, that's why it's very important to really ponder on God's words para tignan natin, tama ba yun? Tama ba itong mga nangyayari? Verse 8, he who gets wisdom loves his own soul. He who gets wisdom loves his own soul. My challenge to you this morning, if you love your soul, hindi lang katawan ha, hindi lang yourself, but your soul, kaluluwa mismo, you have to have wisdom. If you love yourself, if you love that soul, if you love your soul, soul is the wholeness of man, not just physically, not just mentally, soul, kaloob-looban mo. Your heart, your whole being, if you love your soul, you have to get wisdom. He who keeps understanding will find good. Wisdom is having knowledge and understanding. Kaya nga, grabe yung promise dyan. If you keep understanding, you find good. If you understand your situation, you find the good in every situation. Kung sa tingin mo, masama yung pinagdadaanan mo. Kung kaibigan, meron kang pinagdadaanan ngayon na masakit. Kung may pinagdadaanan ka ngayon na parang hindi mo maintindihan bakit ikaw, bakit ka dumadaan sa ganitong sitwasyon. Kaibigan, I want to tell you this, that if you have understanding, if you have wisdom, if you understand these things that are happening, you will find good. Grabe, grabe itong promise na ito, no? Na parang, eto na lang na promise na to. Ang challenge ko sa inyo. You want to understand whatever situation you are in. You want to understand yung mga pinagdadaanan mo kung bakit. Get wisdom. Para merong understanding. And then sabi sa verse 9, a false witness will not go unpunished, and he who tells lies will perish. Now, inulit, verse 5 and verse 9, inulit niya po. Inulit ni Lord
At alam nyo kung may mga inuulit si Lord na mga verses dito sa Bible, parang let's take heed. Pakinggan natin, bakit kaya niya inuulit? Ibig sabihin, ini-stress niya yung topic na yon, ini-stress niya yung principle na yon. A false witness will not go unpunished. Kung ikaw ay pinagkakalat, maraming nagkakalat ng mga chismis sa'yo, minamarites ka sa iba, pero hindi naman totoo, what will you do? Pupuntahan mo ba sila na sasabihin mo, i-defend mo yung sarili mo? Hindi totoo yan, ganto, 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 ganto. Wala eh. Sinong pupuntahan mo? Kanino mo i-defend ang sarili mo? Unlimited na, hindi mo alam kung kani-kanino na siya nagsabi ng false witness. Ano, sumbong na lang natin kay Lord. Bigay mo na lang kay Lord. Anyway, yun ang promise niya eh. A false witness will not go unpunished. Hindi tayo magpapunish sa kanila kung bakit nila tayo pinagkikwentuhan ng ganun. Oh, sige, sige lang. Hayaan lang. Si Lord ang bahala. Now, sila naman na nagsasabi ng mga lies, mga kasinungalingan, will perish. May hangganan din yan eh. Mawawala din. Kaya ito ang challenge po sa atin. Na don't spread false witness. Ang challenge is, you want to be wiser. You want to be wise. You want to have understanding of your situation. Ang lesson sa atin ni Lord, huwag tayo mag-spread ng false witness. Kung tayo ang ini-spreada ng false witness, hayaan mo lang. Kasi yung mga nag-i-spread ng false witness, they will be punished and they will perish. Mawawala sila at mapapunish pa sila. At tayo naman na nakakaintindi, may knowledge, may understanding, iwasan natin na magkalat din ng false witness. Yung totoo lang, yung tama lang, yung truth lang, yun lang ang sabihin natin. Kaya nga sabi, it's better na lang kung wala ka namang sasabihin tama, kung hindi ka naman sure, better shut your mouth. Huwag na lang tayo magkwento. Kasi, yun nga yung golden principle, let us not do unto others yung mga bagay na ayaw naman na lang gawin sa atin. Ayaw mo na mamarites, then huwag ka magmarites. Kasi, ang tindi po ng warning, ang mga nagkakalat ng false witness, sure ang punishment. Grabe. Sure ang punishment, no? Bigat po yun. And they will perish. Kaya, maraming salamat for viewing. Medyo, meron po tayong mga technical problems. I don't know. It may be because of the internet connection. Pero ito po ay naka-video. And I hope balikan nyo ito. I hope babalikan mo ito. And then, meron din po tayong account sa YouTube. Follow us in YouTube. Grelen Bardiwan Arzadon and Life Coach Romel Arzadon. Follow us in YouTube. Mapapanood nyo to, hindi na lang po sa Facebook, kundi pati sa YouTube. Eto po ulit ang iyong Life Coach. This is Grelen Arzadon na nagsasabi sa inyo, maganda at may purpose si Lord sa buhay nyo. And it is our prayer na makita nyo yung purpose na yan. Because we live to inspire people and to exalt Christ. Good morning po sa inyo. Again, if you have prayer requests, kindly put sa comment box and we will pray. We are happy to pray for you. Ngayon pa lang, gusto na kita pag-pray. Pray po tayo. Our Heavenly Father, we thank you for this day. We declare, O God, that this day will be full of blessings. This day will be full of good health. I pray, Lord God, for opportunities, for breakthroughs, and I pray for your blessings upon blessings, your amazing grace will follow us all throughout the day. Bless the viewers, Lord God, and whatever ang pinagdadaanan nila, whatever ang mga ginagawa namin, gagawin namin throughout the day, your hand is there to lead us. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Good morning. God bless your day.